today I want to share about honoring your parents. My dad told me, hey, preach about this, no? Honoring your parents. And kailangan ko siyang sundin, okay? Magturo ka, okay? About honoring your parents. Amen. And I think now is the right time, no, to talk about this. Amen. Sino rito ang katabi mo ang inyong mga magulang? Taas ang kamay pag malaki mo. Sino rito yung isang araw, no, gusto niya makita magulang niya katabi niya sa simbahan? Thank you, Jesus. Saan po ba nag-originate ang paggalang sa mga magulang, no, ayon sa Biblia? Saan po ba? Bakit ang utos ng ating Panginoong Hesukristo, bakit ang utos ng Biblia ay galangin ang ating mga magulang? No, I want to make you see, no, the helicopter view. When you see helicopter view, okay, ay sino rito ang nakalipad na ng eroplano? Diba? So, hindi man ng helicopter, nakalipad ka na ng eroplano. Ay kapag ikaw ay tumataas, nakikita mo yung view, no, na hindi mo pa nakikita dati. Hello? And so, the Lord wants us to see why. Diba? It is in the heart of God. Why God is telling us in Old Testament, even in the New Testament, no, to honor our parents. Bakit? Surprisingly po, ang Biblia po, okay, makita po natin, umpisang-umpisa sa book of Genesis, okay, na ito, ang Biblia po ay patungkol po kay sa mga tatay. No? No, Mother's Day ngayon, sandali lang po, I'm giving you a background, no, about this. No, the book of Genesis po actually was a story of fathers or what we call the patriarchal age. No, at ito po ay natapos for 2,400 years. At dito po natin makikita yung puso talaga ng Diyos, no? Okay, so makikita po natin na from Genesis, makikita natin na ang Panginoon ay nagtumatawag ng mga tatay. From Adam hanggang kay Noah, hanggang sa ito na nga, no, si Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. There are four great fathers po na ni-raise ng Panginoon. Hello? And makikita po natin na nung ni-raise niya na si Moses at gumawa na ang Panginoon ng 10 utos, dito na talaga ni-reveal ng Diyos. Okay, yung puso niya patungkol sa paggalang sa mga magulang. Hello, in Exodus 20:12, sabi po dito, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. And so alam po natin yung context nito, itong Ten Commandments po ay ibinigay sa Israel para magtagumpay po sila at masustain kay at maprotektahan po sila at mas maging successful po sila doon sa bagong lupa na papasukin nila, which is the promised land. So this is all about the promised land. Hello? At yun na, nasulat na po yung Ten Commandments at ibinigay po ito sa kanila ng Panginoon. At makikita po natin na yung first four set ng commandments ay patungkol sa obligasyon nila sa Diyos na naglabas sa kanila sa Egypt at magpapasok sa kanila sa promised land. At pangalawa po ay ang kanilang obligasyon sa tao. Kasama na ang kanilang obligasyon sa kanilang tatay at kanilang mga nanay. So meaning makikita po natin na wow, from Genesis, may weight para sa Diyos ang mga tatay. May weight sa Diyos ang mga nanay. At lalo na may timbang sa Diyos pag ginagalang natin sila, kagalang-galang man o hindi. Hello? And so makikita po natin sa utos, no, ng Exodus 20:12, sabi niya, honor your father and your mother
so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Papasok kayo sa promised land. Gusto nyo magtagal dyan? Gusto nyo ma-enjoy yan? Alam nyo ba yung papasukin nyo is a land filled with milk and honey. Hindi ko alam, no, ano ba ang dream country nyo? Japan ba? Dati kasi Amerika, ngayon parang iba na ang inyong mga pangarap na mga bansa. And alam mo, ang promised land ay isa sa mga pangarap talaga. No, dream land na pwedeng pasukin ng tao kasi pambihira. It's a land flowing with milk, honey, at ang mga grapes po dyan, at ang mga pagkain po dyan, malalaki, no? It's like, hindi lang grapes, grapes. Hello? And if you want, no, na hindi lang makapasok, if you want to live long in the land, in the promised land, okay? Then you need to honor your father and your mother. Meaning, ganito, dinisign ng Diyos ang Israel na alam natin ngayon po, tayo po ang bagong Israel. Hello? Hello? And so, dinisign po ng Diyos ang Israel para maging patriarchal nation. Ano po ibig sabihin nun? Kaya ang Israel po ay tinatawag ng Diyos na magkaroon ng mataas na regard, respeto sa mga magulang. Hello? At yun po ay magsuserve as distinction. Ibig sabihin, magiging kakaiba siya, aangat siya. Yun ang magiging iba, kay magpapaiba sa Israel sa ibang mga nasyon. At isa doon ay ang pagrespeto nila sa kanilang mga magulang. So makikita nyo po, Genesis pa lang, ine-establish na. Okay, na naniniwala ako sa mga tatay, naniniwala ako sa mga nanay, in-establish ko sila kahit hindi sila perpekto para sa'yo. At galangin mo sila. Amen. Sabi mo nga sa nanay mo kung katabi mo, I love you. Sa tatay mo, I love you. Amen. Kasi alam nyo po ba, yung mga kapitbahay po ng Israel, at ang mga ibang bansa pa, no, nung panahon po na yon, iba po ang regard sa magulang at sa pamilya. May mga bansa po na pinapatay po nila ang kanilang mga magulang. Hello? Hello? Ilan po ngayon, no, na tumanda na magulang nila, tinatapon po nila saan, sa bahay ang puna, diyan ka na, hindi kita mapapakain. Ayaw po ng Diyos yan. Hindi man natin pinapatay sa kasalukuyan, pero may mga ginagawa po tayong pagpapabaya at disrespect sa ating mga magulang na ayaw ng Diyos anuman ang ginawa nila sa iyo. So pinag-uusapan po dito hindi yung mahalin mo ang magulang mo o galangin mo ang magulang mo dahil ginawa nila ito sa iyo. No. May ginawa man sila o hindi. I'm calling you as a nation to honor your parents. At iba rin kayo sa Egypt na yung kanilang mga yung mga anak nila, galit na galit sa mga magulang. Paano ba naman yung mga magulang? Ang ginagawa rin ay yung mga anak nila ay tinatapon po nila sa Nile River para kainin ng mga crocodiles. So, syempre, makikita ng mga kapatid yun, magagalit doon sa magulang. At papatayin din yung magulang. So, ganun ka-evil yung pagkatingin nila sa pamilya. So, hindi po pamilya ang tingin nila sa pamilya. Hello? So, hindi po natin ginagalang ang pamilya natin o ating mga nanay at tatay dahil Pilipino tayo, hindi po. Ginagalang po natin ang nanay at tatay natin dahil po tayo po ay mga anak ng Diyos. At nakasulat po ito sa Biblia. Hello? Hello? Ang Canaan naman. Okay, ang Canaan naman, yung papasukin po nila. Alam mo po, ginagawa ng Canaan, pinapatay lamang po nila ang kanilang mga anak. Tapos ino-offer sa Diyos Diyosan. Kaya po sinasabi ng Diyos sa Israel, iba kayo, okay, kasi magkakaroon kayo ng mataas na regard sa pamilya, mataas na regard sa mga magulang, at mataas na regard sa inyong mga anak. Why? Because nire-reflect niyan ang puso ko. Kung ganyan sila, iba ka. Kasi yan ang puso ko. Taas sa kamay na gustong masalo ang puso ng Panginoon.
So, hindi pwedeng mahal mo ang magulang mo. Kaya, so sorry, hindi mo pwedeng mahal mo ang Diyos tapos balahura ka sa magulang mo. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos tapos pinapabayaan mo ang magulang mo. Hindi mo pwedeng mahal mo ang Diyos tapos inaapi mo ang magulang mo. Kritik ka ng sarili mong magulang. Rebelde ka sa iyong mga magulang. Galit ka sa iyong mga magulang. Hello? Hello? Kaya magugulat po tayo, may set na punishment eh. This is, okay, this is in the Old Testament. No, makikita po natin na si Lord, talagang may punishment no sa Israel. Once na sila ay sumuway sa kanilang mga magulang o inatake nila ang kanilang mga magulang, na makikita natin dito na iba talaga ang puso ng Diyos. Iba ang gusto ng Diyos na set up sa pamilya. Iba talaga ang gusto ng Panginoon maging ako bilang anak dahil sa kanyang nilagay na punishment sa pagsuway o pag-atake sa magulang. Magugulat po kayo, sabi ng Deuteronomy 21:17-21, sabi rito, a rebellious son. Okay, if someone has a stubborn and rebellious son who does not obey his father and mother and will not listen to them when they discipline them, his father and mother shall take hold of him and bring him to the elders at the gate of his town. They shall say to the elders, this son of ours is stubborn and rebellious. Sana may ganito dito ngayon, no? Yung pagpasaway ka. Diba? Pwede kang dali na mga magulang mo sa elders at sabihin, ito ay pasaway! Matigas ang ulo! Ayan. Hindi kami sinusunod. Matakaw masyado. He is a glutton and a drunkard, lasinggero. Sige, pagtanggol nyo pa ang paglalasing, okay lang ang maglasing. Hindi po okay ang paglalasing sa Biblia. Then all the men of his town are to stone him to death. And so, tingnan nyo naman po katapat para sa Panginoon sa Old Testament. Yung mga pasaway daw na anak, sabi niya, okay, dalin sa elders. At ano ang kaparusahan? Stone to death. Ha? Oh my. Lord, salamat. Hindi na applicable yan sa panahon ngayon. You must purge the evil from among you. All Israel will hear of it and be afraid. So, ibig sabihin, yung capital punishment ay death. Uy, grabe naman si Lord. Masyado naman. Ang OA naman. Grabe naman. Now, pinapakita po ng Panginoon yung kanyang seriousness sa pag-honor natin sa ating mga magulang. In Exodus 21:17, sabi po rito, anyone who curses their father or mother is to be put to death. Kinurse mo yung nanay at tatay mo, sinusumpa kita. Gihirap kayo. Or whatever. Hello? Dapat ka raw mamatay. Grabe, parang huwag na natin 'to pag-usapan, baka sabihin niyo ang lupit ni Lord. Grabe naman yung capital punishment. But again, pinapakita ng Diyos yung kanyang mataas na regard, emphasis, weight kay sa moral, social at domestic duty ng isang anak lalo sa kanyang mga magulang. Hello? Hello? Ibig sabihin, mahal ng Diyos ang mga tatay. Mahal ng Diyos ang mga nanay na binibigay niya ito ng mataas na proteksyon. Amen. At binibigyan niya ito ng mataas na regard. Amen. Pwedeng isipin natin ang lupit naman ng batas, pero hindi ba malupit yung violator? Yung batas ba yung malupit o yung violator yung malupit? Na paano mo mapagsasalitaan o paano mo mumurahin, aalupustahin, pababaiyaan ang taong nagbigay ng buhay sa'yo? Malupit ba ang Diyos o ikaw ang malupit? Kasi alam, hindi naman sila kagalang-galang. Dahil, alam mo yon, hindi nga sila maka-Ingles. Hindi nga sila nag-i-Ingles. Sandali, paano ka ba natuto mag-English?
Hindi ba dahil kahit wala na silang pera ay inahong kanila para makapag-aral lang? At ngayon na marunong ka na mag-English at sila hindi, ay hindi mo na sila gagalangin. Ano ba yan? Mali naman yung grammar mo eh. Hindi ganyan. Andali, oo, hindi kami marunong mag-English, pero tinawid namin na makapag-aral ka para matuto kang mag-English. So, malupit ba yung law? Hindi, mukhang malupit tayo. At hindi maganda sa paningin ng Diyos na gawa natin ng hindi maganda ang ating sariling mga magulang. Hello? Hello? That's why in Exodus 20:12, isa sa pinaka, 10 utos, okay? At isa sa nirelease na Diyos na utos ay ang i-honor ang ating mga magulang at ano po ang reward, sabi niya, hahaba ang buhay mo doon sa lugar na binigay ko sa iyo. Hello? Taas ang kamay ng, who wants to live long? Ang dami na ngayon nag-o-offer ng mga gamot para humaba ang buhay mo. Diba? Tama naman yun, mag-jogging ka, hahaba ang buhay mo. Kumain ka ng gulay, hahaba ang buhay mo. Tama po ba? At madami pang mga bilin na talaga naman magpapahaba ng buhay. Pero mukhang nakakalimutan po natin ang sinasabi ng Biblia. At alam po natin na ang Biblia po ay infallible, walang mali po dyan. At kung anong nirelease dyan, yan na po yun. Hello, at sinasabi niya, gusto niyong humaba ang buhay. Bakit po may mga ilan naman, grabe naman mag-jogging? Hello? Grabe kumakain ng gulay. Pero bakit biglang boom, na heat stroke, biglang namatay? Meron akong isang, kaya nga po, ingat kayo, meron po tayong juice sa baba. Sabi ko, mag-donate kayo ng tubig. Pero lumalamig na ba ngayon kahit papano? Hallelujah. Amen. Pero meron akong nabalitaan, isang kilalang direktor, wala naman siya sakit, biglang bam! Namatay agad. Amen. Hello? So, hindi po garantya na kumakain naman ako ng gulay. Pero kumain din kayo ng gulay. Hindi garantya na, nag-jogging naman ako, pero mag-jogging pa rin kayo. Pero hindi garantya yan para humaba ang buhay mo. Pero sa Biblia may sinasabi na susi. Kaya lang, kasi sa totoo lang, gusto ko na rin mamatay kasi aanihin ko yung mahabang buhay. Pero puro pighati naman. Pag sinabi mong live a long life, then mamaya papaliwanag ko po sa inyo na buhay na mahaba pero masaya, parang walang gusto niyan. Wala, alam mo yung walang bigat, okay? May problema, but you know what? Parang, alam mo yon, the blessings of the Lord are upon you. Why? Because you are honoring your parents. So ano ibig sabihin ng honor? Yung honor po means, okay, heavy or weighty. Yung honor po na ginamit in Hebrew, ang ibig sabihin po niyan ay weighty or heavy. Okay, ano ibig sabihin niyan? It conveyed something very, okay, ang sinasabi, pag sinabi mong honor, bigyan nyo ng bigat. Hello? Bigyan nyo ng bigat. Okay? Yung paggalang sa inyong mga magulang. Ano pa ibig sabihin? Synonyms for honor in ancient Hebrew were, ibig sabihin, glorious, to glorify, and to be honorable. So, i-honor ninyo ng mabigat na sobra. Ayoko po na mabigat kasi eh. Ang hirap po, wag mabigat eh. No, hindi po yan ang sinasabi kong bigat. Pero bigyan nyo ng emphasis, bigyan nyo ng, alam mo yun, ng weight, ang pag-honor nyo sa inyong mga magulang. It means to show very high regard, very high reverence or value, hindi sambahin, pero galangin, bigyan ng value. Hello? So honor is defined as showing esteem for one deserving of respect, attention, obedience, and submission. At makikita po natin, yan ang puso ng Diyos. Hello? Pag nandiyan na si Gov, uy,
Bigyan ng atensyon. Hey, go. Hello po. Uy, andyan na si Mayor. Ay, hello po. Go. Ay, Mayor, hello po. Ay, gusto niyo pong tubig. O, sige, tubig, tubig. Tapos si Mayor. Pero yung tatay natin, pag pauwi na, ano ginagawa natin? Cellphone pa rin. Dumaan na yung nanay mo. Dumaan ang tatay mo. Dapat pag dumadaan ng nanay, dumadaan ng tatay, tumatayo na tayo, ma. Hello, ma, ano po? Ano po? Andiyan na si nanay! Andiyan na si tatay! Abangan natin! Pagpasok, hello po, pa. Hello po. Kumusta po? Gumagapo po kayo, ah. Lamang pasalubong dyan. Hello? Hindi yung hindi natin pinapansin. Hindi natin binabati. Hindi natin ginagalang sa umaga. Pa, good morning po. Wala kung daanan ninyo, kala nyo katulong. Hello? Hello? Sa Biblia po, sinasabi ng Biblia, bigyan nyo ng honor. Amen. Ang parents, elders, tribal leaders, judges, prince, kings. Ang dami niya, no? Na even your spiritual leaders, bigyan ng honor. Diba? Lalo ang inyong mga magulang. Kasi tayo, ang honorable lang si chairman eh. Ang honorable lang sa atin si principal. Ang honorable lang sa atin si president, si governor, o si CEO. Pero hindi ang ating mga magulang. At ang dami na nating mga paliwanag kung bakit, di ko dapat, ba't ko gagalangin yung pastor na yan? Ba't ko gagalangin yung presidente natin? Di naman siya kagalang-galang. Ba't ko gagalangin yung tatay ko? Ano ba ginawa niya para galangin ko siya? Pero sa Biblia po, emphasize na emphasize ang ating pag-honor sa mga taong binigay sa atin para i-lead tayo, including lalo na ang ating mga magulang. Hello? Ang ganda-ganda po ng ating nakagawian, mano po. Alam niyo ba yung mano po? Alam niyo yung spelling? O hindi niyo na rin alam ang mano, pagmamano? Kasi gagalangin lang natin yung gusto nating galangin. Babatiin lang natin yung gusto nating batiin. Yung mga matataas ang degree, yan lang ang deserve ng honor. Kaya hindi nyo napansin yung buhay ninyo parang ang bigat. Kasi hindi nyo binibigyan ng bigat ang paggalang sa inyong mga magulang. Ano po ba ang pagpapaala na ma-expect po natin kapag po na-build natin yung culture sa tahanan po natin at sa simbahan at sa ating bansa, no, ng culture ng paggalang sa ating mga magulang. And so, ayan na nga po kanino ko pa in-explain, binabasa in Exodus 20:12, na talagang hahaba po ang ating mga buhay. We will, sabihin nyo nga, we will live long. Taas ang kamay ng gustong humaba ang buhay niya. Then, honor your parents. I mean, if you want to be preserved, I mean, if you want to be protected sa inyong pagpasok sa promised land, I mean, nung panahon na yon, then honor your parents. Kaya ang problema lang sa Israel, talagang likas po talaga na pasaway. Problema po sa Israel, likas po talaga na mareklamo, matigas ang ulo, even kay Moses. So how can you expect that they will even honor their parents, yung spiritual leader din nila o yung spiritual parent din nila, talagang pasaway sila to the point na miss mo pong si Moses, hindi nakapasok sa promised land kasi na-provoke na nila sa inis at sa galit dahil pasaway talaga. Hello? Ano po nangyari? Hindi sila nakapasok sa promised land yung mga reklamador, yung mga pasaway, yung matitigas ang ulo, yung hindi sumusunod. Alam niyo po, wala po akong nakitang reklamador na umasenso ang buhay, sa totoo lang. Meron po ba kayo nakita na reklamador siya tas umasenso buhay niya? Kaya po, madami po sa atin na alam mo, hindi po tayo umaasenso. Bakit? Grabe po tayo magreklamo.
And makikita po natin na hindi talaga gagalangin ang magulang dahil nire-reflect, hindi ginalang si Moses, hindi nagginalang ang Diyos. Sa totoo lang po, kung nakita mo nang hinati ni Lord ang dagat, hello, tama po ba? Tapos biglang pagkatapos ng paghati ng dagat, may problema sila ngayon dahil nauuhaw sila, wala silang mainom. Dapat ang sasabihin mo na, uy, nakaka-excite, paano kayong po-provide si Lord ng tubig? Eh, hinati nga ni Lord yung dagat eh. Paano kaya niya gagawin ng tubig? Saan niya kaya ipapadaan? Nasa? Pero alam mo, ginawa? Hinati na ni Lord ang dagat, nagpadala na ng 10 plagues para lang makaalis sila sa Egypt nung wala lang tubig. Ano po sabi ng mga Israelite? Talaga naman eh, sana hindi mo na lang kami pinaalis sa Egypt. Kung, diba, kung papatayin mo lang din kami sa uhaw. At isa lang yun sa mga pasaway nilang ginawa. Walang pagkain, sabi nila, sana hindi mo na lang kami pinaalis sa Egypt. Gugutumin mo lang pala kami. Hanggang sa nagpatong-patong si Moses, na inis na sa kanila eh. Kasi Lord, sabi niya, Moses, kahit nakakainis, huwag mo ibaba ang level mo sa kanila. Dinishonor mo na ako sa kanila. Hindi ka rin makakapasok sa promised land. Hello? Anyway, earthly lang naman yun. Nakapasok pa rin sa heaven si Moses. At madami paling milagro ang binigay ng Diyos sa kanya. Kaya lang sa totoo, pasaway ang tao. So sa tingin mo, susunod sa magulang kung hindi nga sumusunod kay Moses? Hello? Hello? Lumalabas po, hindi patalinuhan ang buhay. Lumalabas po, hindi palakihan ng muscles. Pero kung papaano ka pinagpapala ng Diyos sa pagsunod mo sa mga magulang mo at sa mga taong binigay sa iyo ng Diyos para i-lead ka. Hindi, kaya ko na to sa diskarte. Ang daming taong magaling, dumiskarte, pero parang wala yung blessing ng Diyos sa buhay niya. At may mga taong ramdam mo ang blessing ng Diyos sa buhay niya. Bakit? Dahil sa diskarte plus sa paggalang sa kanyang mga magulang. Sa ating May 23 po, may i-invite ako na magte-testimony sa mga young professionals natin. Yung mga youth po, kung gusto niyo pong umattend din kayo. Kailan pa, paano pa naging young professionals night yun? Kung a-attend lang din kayo. Pero pwede rin para po ito sa mga nagtatrabaho. Pero may i-invite po ako na magte-testimony kung paano siya pinayaman ni Lord ang susi pagsunod sa magulang. Hello? Hello? Pag sumunod ka sa iyong mga magulang, definitely you will overcome poverty. You will be victorious in everything that you do. At kung saan ka man dadali ni Lord, tsak, magiging, alam mo yon, He will promise His presence to be with you. Aanhin mo na nasa Amerika ka, wala naman si Lord dyan. Ani mo na nasa Japan ka, wala naman si Lord dyan. Bakit? So, dahil sa walang habas mong hindi paggalang sa mga taong binigay ng Diyos sa'yo. Amen. Lalo na ang iyong mga magulang. Now, let's look at the New Testament. Amen. Kung saan, may bagong version si Paul ng Exodus 20:12. No, at makikita po natin pa rin na ito pa rin yung puso ng Panginoon. In Ephesians 6:1-3, sabi po rito, okay? Sabi niya rito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise. Ito po yung unang-unang utos na may pangako. So that it may go well with you, and that you may enjoy long life on earth. Sabi niya, mga anak, sundin ang inyong mga magulang dahil ito ang tama. Eh, wala namang nagawang tama yan eh. Ang paggalang sa iyong mga magulang, kahit wala sila nagawang tama, ay tama. Sa paningin ng Diyos. At ito po ay may pangako. Kaya ka pinangakoan na kasi minsan talaga mahirap galangin. Yung iba kasi madali.
Pero yung iba, mahirap galangin. Mahirap mag-release ng paggalo. Ang hirap mag-demonstrate ng pagkaalang. Kaya may pangako that it will go well with you. And that you may enjoy long life. Yung sinasabi ko kanina, pwedeng long life pero hindi mo na-enjoy. Sabi mo, Lord, patayin mo na lang ako kasi parang ang haba ng buhay ko pero miserable yung buhay ko. Pero ito, ma-enjoy mo ang iyong mahabang buhay. Bakit? Dahil may blessing at may pangako ang Diyos sa mga taong gagalangin i-honor ang kanilang mga magulang. Amen? Hello? Ano ibig sabihin ng go well? Ang go well po in Greek is EU. Ano ibig sabihin nun? It signifies it may go well with you. Ibig sabihin, mga anak, ganito. Sino dito gusto nang maging maayos ang lahat sa'yo? Hindi ko sinasabing walang problema, pero kahit may problema, maayos, magaan. Ibig sabihin ng EU, it means, it signifies goodness and wellness. Hahabulin ka ng ano eh, ng goodness eh. Amen. Yung buhay mo, it's good. Hindi siya mahirap. Hello? And wellness, ibig sabihin nun, ilan dito yung nakakasakit ka pero pinapagaling ka agad ni Lord. Pero may mga kilala ba kayo na namatay sila agad kasi alam mo, matitrace mo na grabe sila, sumagot sa kanilang mga magulang, umikli talaga ang buhay. So may wellness, may kagalingan, may good health, may long life sa paggalang sa inyong mga magulang. Hello? At alam ko na may mga lapses, na may mga loopholes, na sila po ay hindi perfecto. Hindi, it's okay. I will fill in the gap. No, Lord, I pray madala ko sila sa inyo para mapuno sila ng pag-ibig mo. Pero hindi ibig sabihin na sila ay hindi ko gagalangin. Hindi ibig sabihin na sila ay hindi ko susundin. May kagalingan. Goodness will follow you. And wellness will follow you. Sila po kahit hindi Christian, ang susi para i-release ni Lord yung pagpapala sa buhay mo. Kahit hindi po sa hindi naman kasi sila Christian. Pag natuwa po sila sa inyo at hindi nyo po sila pinaiiyak, susi po yan para i-release ni Lord ang kabutihan niya. At para maralasan mo ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Kaya po kanina po may nag-testify na nagumaling siya agad. Parang hindi gumaling. Patingin nga. Parang yung, hindi naman. Mas gumanda nga eh, Madali kang gumaling. Madali kang gumaling. Bakit? Bakit? Dahil gumagalang ka sa iyong mga magulang. Hello? Hello? EU also means beneficial. To experience favorable outcome, to experience blessings, to experience positive attributes, and favorable circumstances. Wow! Taas sa kamay ng gusto niyan. Hindi nyo naman naintindihan yung sinabi ko eh. Hello? May ginagawa ka, maganda yung outcome palagi. Alam mo, parang ang, kung hindi tayo Christian, it sounds like swerte eh. May ginagawa ka, parang palagi kang swerte. Pero hindi po tayo naniniwala sa swerte. Lack of a better word. Palagi may magandang outcome. Ang gaan-gaan ng blessing sa'yo. Hello? Palagi yung mga, di ba, mga pinapasok mo, parang lagi may blessing, parang yung favor ng Diyos, yung 'di ba, yung favor, yung grace niya palagi no nakabuntot sa iyo. Hello. Ano pa? EU means affluent and influential life. You will live an affluent life. Ano ibig sabihin ng affluent life? Yung may ability ka no to acquire wealth. Ibig sabihin parang ang gaan ng buhay sa iyo. Ninyo ba napapansin, parang ba't ganun kahit natatrabaho naman ako, ang bigat, parang ano to? Bakit ang bigat, Lord? Hindi ka tulad nila. Eh, check nyo, baka hindi nyo ginagalang inyong mga magulang. Bakit ang bigat?
diba, ng blessings, ang magpapagaan po niyan ay ang paggalang niyo sa inyong mga magulang. Kaya ang dami pong blessings sa pamilya, katulad niyan, mga tatay, mga asawa. Ano po sabi? Ano po sabi? Kapag hindi niyo pinapaiyak ang inyong mga asawa, sasagutin ko yung mga panalangin niyo. May ganun eh. Eh, ipipreach ko na lang po yan sa Father's Day. Pero may mga blessings na, bakit bilang tatay o bilang asawa, parang bakit laging mabigat? Sabi niya, inaaway mo yung asawa mo eh. Eh, di mo pansin, parang ang bigat ang buhay, inaaway mo yung magulang mo eh. EU means they are a stamp of approval. Ano ibig sabihin ng stamp of approval? Ibe-bless ko ba yan? Ang titignan, ang tatanungin yung nanay at tatay mo. Ibe-bless ko ba yan? Pag yung nanay at tatay mo masaya sa'yo, magugulat ka, masaya si Lord sa'yo. Hello? Favorable circumstances. It means, di ba, mga ginagawa mo, palaging may kapakinabangan sa'yo. Laging may kanais-nais na resulta, may kagaananan. Diba? Tapos yung buhay mo, may kalidad. Bakit? Blessing ng Diyos yan eh, sa paggalang sa magulang. Hello? Hello? Kaya po, ang the race is not about sino yung pinakamabilis o sino yung pinakamagaling, no. The race is all about sino ba yung pinagpapala ng Diyos. At yung pagpapala niya nasa paggalang natin sa ating mga magulang. Hello? Hello, taas ang kamay ng gusto po nito. Kaya please lang, huwag kayo mag-aasawa na mga taong suwail sa magulang. Hello? Hello? Sabi nga ng asawa ko, si Kuya binabantayan si Josen, sabi ng asawa ko, my love, kakampihan kita sa lahat, pero please, hindi kita kakampihan kung suwail ka sa mga magulang mo. Magkakalaban tayo. Amen. At ang mga magulang ko, hindi perpekto, hindi rin sila matalino, but they deserve our honor and respect. Dahil doon, jackpot ka na eh, no? Pag nakapangasawa ka ng gano'n. Hindi yung parang, ba't ka magbibigay sa mga magulang mo? Ano yan? Nagsisikreto ka sa akin? Ano binibigay? Ano, nakita ko, Gcash, nagsend ka sa magulang mo. Ba't ka nagbibigay sa magulang mo? Sabi ng Bible, live and cleave, ah. Hello? Sabi mo sa asawa mo, nakapangasawa ka ng attorney, di ba? Attorney ako? Oo. Sino ba nagpa-aral sa akin para maging attorney ako? Mga magulang ko, bakit hindi ko sila? Bakit mo ako pinipigilang i-bless sila? Kumita ka ng 100,000, ano ba naman yung bigyan mo ng 10,000, may mawawala ba sa'yo? Hindi po, may madadagdag sa'yo. Mother's Day, ma, ito 500, magpa-spa ka naman. Ay, tama ba ako? Magpa-spa ka, 500. 500 lang yan, magkano lang yan compared sa kinikita mo ngayon na 50,000? Ilang percent yun? Wala pa sa 10% yun nang sumaya ang magulang mo. At pag sumasaya ang magulang mo, ay sumasaya ang Diyos at may pagpapala at may balik sa'yo. Hello? Definitely tayo po ay may pamilya na, kaya nga po live and cleave. Amen. Hindi naman sa atin pinapasagot ng Diyos yung nanay mo, kuryente nila, at sabi ng Bible, ay, you know, may asawa ka na, live and cleave. Pero ano ba naman yung i-bless po natin? At wag po natin, dapat nag-uusap pa tayo, o ano regalo natin kay mama mo? O ano naman na regalo natin sa mama mo? O sa papa mo? Dapat nag-uusap pa kayo kung paano yung i-bless sa mga magulang ninyo, hindi yung kontra pa kayo sa isa't isa. Sa paggalang at pagbigay ng blessing at pagsuporta sa mga magulang. Hello? Baka nakakalimutan nyo, gumaling kayo dahil sa kanila. Baka nakakalimutan nyo, kaya kayo naging doktor dahil sa kanila. Baka nakakalimutan nyo, kaya kayo naging magaling na abogado dahil sa kanila. Baka nakakalimutan nyo, kaya kayo naging magaling na businessman ay dahil sa kanila.
Hello, hindi ka mawawalan pag nag-seed ka sa parents mo. As a matter of fact, mas madadagdagan ka. Hello? Hello? Sabi ng Bible, ay, sabi mo, masyado naman, grabe, obligatory ang Bible. Alam mo, minsan inuobliga na tayo ni Lord kasi minsan wala rin tayong kusay. Hello? That's why I wanna tell you, amen. Ha! This is one of the keys, amen, to blessing. At hindi lang po affluent life, ito po, garantya ko sa inyo, influential life. Pag mahal niyo po ang mga magulang ninyo, ang buhay ninyo ay magiging influential. Ano ibig sabihin nyo? Yung buhay ninyo ay magiging pagpapala sa madami. Tasa kami na gusto niyan. Bakit? Tinan niyo po ah, bakit hindi magiging influential yung isang tao na ginagalang ng magulang? Bakit? Unang-una, na-establish nung tao na yon kay yung paggalang, may pagiging generous, yung hindi pagiging critic, yung hindi pagiging rebelde, yung hindi pagiging madamot, yung hindi pagiging pintasero. E di kapag may ganun kang attitude, mapapasa mo rin sa iba. Kaya mamahalin ka ng tao eh. May kausap po ba ako rito? Alam mo, ang sarap nitong kasama. Hindi pintasero eh. Palagi na lang, uy, ang galing mo ah. Matitrace mo bakit hindi rin siya critic sa magulang niya. Ang ganda ng puso ng isang taong ginagalang ang magulang. Hello? Sino dito gusto yung may barkada kang critic? Definitely. Ia-unfriend mo yun. Kaya itigil na po natin maging critic sa church. Hello? Hindi po kayo nakakagaan, nakakabigat po kayo. Itigil na rin natin pagiging critic sa mga magulang natin, pagiging rebelde, unsubmissive. Hindi kasi mali. Sandali si Lord na magdidilin sa kanila. Pero once na-establish mo yun, maniwala ka sa akin, magiging influential ka. Sabihin ng mga ka-office mates mo, ano meron sa'yo? Sarap mo makatrabaho. Eh, magalang ka eh. Bakit ka ba magalang? Iti-trace magalang sa magulang eh. Hello? Nagkamali kami pero hindi kami nakakarinig ng kritik sa'yo. Diba? Ang ginagawa mo pa, hindi, kaya natin yan. Nagkamali tayo, diba? Better, diba? Gawin na lang natin ng maayos next time. Matitrace mo sa ginagawa nila sa kanila mga magulang. Hello? Hello? Tapos itong mga tao na ito nag-grow. Bakit? Kasi marunong sila makinig. Dahil sa magulang, nakikinig sila eh. Kaya talaga nag-grow din sila. Yung boss nila may sasabihin, makikinig sila. Yung pastor nila may sasabihin, makikinig sila. At humble sila, madali sila matuto. Bakit? Kasi napapagalitan ng mga magulang. Nga, laging nagsasabi sa mag-opo, sorry po. Pero yung mga sumasagot sa magulang, eh kung sumasagot nga sa magulang, sa tingin mo, hindi sasagot sa boss. Sa tingin mo, hindi sasagot sa pastor. Sa tingin mo, hindi sasagot sa'yo. Kaya kung gusto mong tignan, sandali, paano, ano bang indication ko na, alam mo yun, papasa na to sa akin na magaling na asawa ito. Tignan mo kung paano niya itrato ang magulang niya. Kasi kapag nakita mong pasaway sa magulang, amen, at sinisigawan ng magulang, maniwala ka sa akin kapatid, baka sigawan ka rin yan. Taas ang kamay nang nandito pa. Amen. So, tsak po yan. Grabe lang ang kanyang influence. Matitrace mo yan. Amen. Sa kanyang pag-ibig, sa kanyang mga magulang. Hello? Thank you, Jesus. Taas ang kamay ng excited sa ating pinag-uusapan. And sino po dito ang nababago ang kanilang buhay? In Proverbs 23:22, patapos na po ako, in Proverbs 23:22, sabi po dito, listen to your father who gave you life. And do not despise your mother when she is old. This is also the key. I mean, obligasyon ba natin
na magsukli ng mabuting bagay at buhay sa ating mga magulang? Ang sagot po ay, opo. Kaya sabi niya, tatay mo yan, makinig ka dyan. Bakit ako makikinig dyan? Binigyan ka ng buhay niyan eh. And huwag mong ipagkanulo o huwag mong kalimutan, huwag mong pabayaan ang iyong nanay, lalo na kung siya ay, you know, matanda na. Bakit? Huwag mong baliwalain ang nanay mo. Kailangan niya ng kalinga kasi kinalinga ka rin yan. Kailangan mong alagaan yan. Bakit ko aalagaan? Kasi inalagaan ka niyan. E paano kung hindi ako inalagaan? Alagaan mo pa rin, si Lord ang bahala sa'yo. When charity begins at home, ang dami po kinalinga ng ibang tao na kalimutan ang kanilang mga magulang. Nagpo-provide sa ibang tao pero hindi sa kanilang mga magulang. In 1 Timothy 5:8, ano po sabi dito? Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. So sabi ng Panginoon, anak, makinig ka. Pangalawa, huwag mong pabayaan ang iyong mga magulang. Tawagan mo, kumusta ka ma? Ano, may pang-grocery ka pa ba? O sige, ah, wala ba? Okay. Sendan kita ng pang-grocery. Mag-grocery ka. Hello, sabi ng magulang mo, Lord, thank you. Answered prayer. Wala na ako makain. Naisip ako ng anak ko. Amen. And you know, I declare right now na yung bigat sa ating buhay will be lifted up and all will go well. Why? Because we will honor our parents starting today. Paano kung hindi na man-deserve, sabi ni Lord, i-honor mo pa rin. Si Lord ang bahala sa kanila. Pero ikaw ang obligasyon mo ay i-honor pa rin sila. Kaya po sa Biblia may salitang pagpapatawad. Whether you like it or not, magpapatawad ka. Hirap naman, Lord! Parang ayoko niyan! Paano mo ma-honor kung hindi ka magpapatawad? I think ma-honor mo lang ang isang taong hindi mo ma-honor at ang susi po ay pagpapatawad. In Ephesians 4:31-32, sabi rito, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you with all malice and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Amen. I think, amen. Ang salitang pagpapatawad ang magtatawid sa'yo para ma-honor mo ang mga parents ninyo na nahihirapan po kayong i-honor. In-extendan nyo ng forgiveness ang ibang tao, bakit hindi nyo po extendan ng forgiveness ang inyong mga magulang? Magugulat po kayo, all will go well. Hahaba po ang inyong mga buhay. Ako po, I declare. Amen. Huwag nyo po yan i-rebuke. Dapat tanggapin ninyo. I declare, yayaman po kayo. O ito, may inag in Jesus name na naman. Taas ang kamay ng gustong yamaman. Na yung tinatrabaho ng inyong mga kamay, ay alam mo yon ay papabura ng Diyos, ibibless ng Diyos. Saan man kayo pupunta, kasama nyo ang Diyos. At hindi lang yung magiging influential ka. How? The stamp of approval is a way you love and you honor your parents. Hello? Ako, alam niyo po, ako dumating ako sa point na ba't ko gagalangin yung magulang ko? Alam mo yun? Ba't ko gagalangin ng magulang ko? Mas magaling ako sa kanila. Bakit ko gagalangin ng mga magulang ko? Diba? May mga bagay na hindi naman nila magawa. Alam mo, papaalala sa'yo ni Lord na, anak, alam mo ba na may mga hindi kinain ang mama mo at papa mo para lang mapakain ka?
Alam mo ba na tinawid nila ang, hindi lang ang elementary na nag-aral ka sa Diliman Preparatory School, at nadawid nila ang high school, nag-aral ka sa LECA, at natawid nila ang college, nag-aral ka sa Miriam College. Alam mo ba kung paano nila tinawid yan at anong ginawa nila para makakuha lang ng pera at makabayad ng pantuition fee mo? Tapos ngayon, nakailangan nila ng tulong, kailangan nila ng help, then hindi mo ba ibigay? You know, nung na-realize ko po ito, sabi ko, Lord, tutulungan ko yung mga magulang ko sa ministry. Kasi nakita ko, nahihirapan sila to do it eh. And Lord, itong weakness nila, sige Lord, I will fill in the gap. Hindi ko dapat sila i-condemn sa mga bagay na hindi nila kayang gawin. Pero may kaya akong gawin. Na pwede kong punuan ang hindi nila kayang gawin. Amen. At maging successful sila. Hello. Alam niyo po, ang daming mga hindi magagandang experiences. Amen. Pero ito pong ang susi. Amen. Nagkasakitan, nasaktan ang parents at ang parents nasaktan din ng mga anak. But alam niyo po, ang susi ay kapatawaran. Hello. Amen. At isipin po natin na ang ating mga magulang ay regalo sa atin ng Diyos. You know what? Nagtataka po ako bakit in 1 John 3:1, ito po ang introduction ng Diyos sa atin. Sabi niya, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him." Ito na po yung introduction ng Diyos sa atin. Sabi niya, "Tatay niyo ako, at anak ko kayo." May pagkukulang mga magulang ninyo, ako ang tatay ninyo. At hayaan ninyong punuin ko kayo ng pag-ibig. At kung may kakulangan man ang inyong biological parents, then hayaan niyong punuin ko yon. Dahil ako ang tatay ninyo. And ang gawin ninyo, pag napuno kayo ng pag-ibig ko, then patawarin ninyo, galangin ninyo, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Lord, alisin mo yung critical spirit sa amin. Lord, alisin mo rin, Panginoon, yung aming pride. Kala mo kung sino kami. Ang totoo lang, kala mo kung sino ka. Kala mo kung ano na narating mo. Kapatid, hindi mo mararating yan o hindi dahil sa inyong mga magulang. As a matter of fact, hindi ka mabubuhay. Alam niyo po ba na mahirap magbuntis ng siyam na buwan dahil naranasan ko po yan? Doon pa lang, dapat maging thankful ka na sa iyong nanay. Dahil mahirap po mag... Yung 9 months pa lang na yun nakaragahin ka ng iyong mga magulang. Hanggang sa nun nilabas ka, alam mo ba na life and death yun? Ilabas ka ng mga magulang mo. Life and death po yun. Nasa bingit po sila ng kamatayan, mailabas ka lang. Doon pa lang. Kasi sabi ng Panginoon, yan, basis ko. Hanggang sa inalagaan ka, pinalaki ka, huwag mo sasabihin, ma, ba't ganito lang yung bahay natin? Ba't di tayo mayaman? Ma, pa, bakit ganito na naman yung ulam natin? Ba't dito mo lang ako pinag-aral sa eskwelahan na ito? Kapatid, tigil mo yan. Amen. Sila ay pagpapala. Amen. Galangin. Mahalin. Amen. Hello. Babasahin ko na lang po mga verses na maganda pong i-take note natin. Na pag-aralan natin, Exodus 20:12. Leviticus 19:3, sabi rito, "Each of you must respect your mother and father, and you must observe my Sabbaths. I am the Lord." Deuteronomy 27:16, "Curses anyone who dishonors their father or mother, then all the people shall say amen." Proverbs 30:17, "The eye that mocks a father, that scorns an aged mother, will be pecked out by the ravens of the valley, will be eaten by the vultures." Sinabi po yan ng Bible. Sinabi po yan ng Bible. Sinabi po ito ng Bible. Ibig sabihin talagang ayaw ng Panginoon na kayo po ay
Ito po ayon ng Bible na hindi nyo ginagalang inyong mga magulang. Sabi niya, I don't want you to mock your father. I don't want you to scorn your aged mother. At hindi porke siya ay wala nang pakinabang sa'yo, itatapon mo na lang. Proverbs 1:8, listen my son to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. Hindi naman sila Christian, hindi sila born again. No, do not forsake your mother's teaching. I mean, listen to your father's instruction. Bakit? Yung instruction na yun, hindi galing sa kanya, galing kay Lord yan, na pinadadaan niya sa iyong mga magulang para sa'yo, nakapagtapos man sila ng pag-aaral o hindi. Christian man sila o hindi. Listen to them. And alam niyo po ba, ang pag-aaral ninyo ay pwedeng susi para madala mo po sila sa Panginoon. Proverbs 6:20, my son, keep your father's command and do not forsake your mother's teaching. Amen? Colossians 3:20, children, obey your parents in everything. Look at this. For this pleases the Lord. Who wants to please the Lord? Sino dito gusto yung nakangiti si Lord sa'yo? Please ako. Approve. I like it. Very good. Good job. When you obey your parents in everything. Umuwi ka na maaga. Uwi ka na maaga. Mag-aral ka ng mabuti. Huwag ka muna mag-boyfriend. Kung maintindihan mo na ako mag-boyfriend, inspiration ko nga eh. Ang hirap kaya mag-aral kung walang inspiration. Obey your parents. Hello, huwag po sana tayo yung, alam mo, classic ito eh. Neil, bilan mo nga ako ng suka sa tindahan. Ako na naman. May Bible study ako eh. Kapatid, Lord, bahiya ka. Nagpa-Bible study ka pa naman. Nagdi-devotion ako. Ay, mahiya ka. Ginamit mo pa ang devotion. Di ba, guy? Nagpa-worship ako eh. Dinistract mo ako eh. Ay, kapatid, deeply si Lord. Huwag ka na mag-devotion na lang. Huwag na lang. Thank you na lang. Huwag ka na mag-Bible study. Thank you na lang. Huwag na, anak. Kung ganyan ka lang din sa magulang mo. Kaya minsan sinasabi natin, persecuted tayo kapag hindi tayo persecuted. Hindi tayo example. Akala na lang natin persecuted tayo. No. Sino ba naman ang magulang na hindi niya gustong mapalapit sa Diyos ang kanyang mga anak? Eh, ang problema, umaating ka sa church na yan, pero bagsak ang grades mo eh. Umaating ka sa church na yan, pero hindi ka mautusan eh. Sumasagot ka na sa akin eh. Ay, sabi mo, pray for me, pastora, I'm persecuted. Pero sa totoo lang, di siya persecuted. Hindi mapi-please si Lord dyan. Neil, bilan mo nga ako ng suka. Yes, ma! Baka meron ka pang papabili. Ano, may tip ba dyan? Okay, bibila ko ng suka, kanta ka, one way, Jesus. Ayaw din ni Lord yung, o na, bibila ko ng suka. Kainis ako na lang lagi, pati yung mga kapatid ko, hindi ako lang inood. Nabili mo nga yung suka, hindi please si Lord. Kasi ginagawa mo siya na may pagdadabog. Maniwala ka sa akin, madadala mo sa Diyos ang iyong mga magulang pagka inutusa ka, Neil! Bila mo ako ng suka? Yes, ma. Akin ang bayad, ma, gumaganda ka. It's who you are, and I'm loved by you. Aling Kusing, pabili naman po ng suka. Salamat po. Ma, ito na ang suka mo. Nakalimutan ko, Neil. Wala na pala tayong toyo. Bumili ka ulit ng toyo. Lapit na ako mainis, ha? Baka may papabili ka pa. Hindi, wala na. Who you are. Pabili po ako ng toyo. Ito ang toyo. Pagbalik mo, ay, nakalimutan ko. Wala pala tayong asukal. Ah, baka ayusin mo, masyado ka makakalimutin, ha? Naiinis. Pero hindi ako pwedeng magsalita ng hindi maganda dahil magwala kita. I need to honor my parents. And you know what? It will please the Lord. Alam niyo po ba, pag please si Lord, yung blessing, dadaloy.
Pag hindi please si Lord, kahit anong trabaho mo, kapatid. Hindi please si Lord eh. Sino ba ang releaser ng blessing? Si Lord. Dapat target mo, ma-please si Lord. At paano mo ma-please si Lord? Isa sa mga susi is when you obey your parents in everything. Obey your parents in everything. Kahit hindi mo gets, ma, mas magaling ako sa'yo. Wala ka namang, walang common sense eh. Pero pakinggan mo, ma. Yeah, tama ka. Tama ka, ma. Yes, yes, yes. Obey your parents. Proverbs 23:22, listen to your father who gave you life and do not despise your mother when she is old. Do not despise. Amen. Check on your lolas. How's my lola? Kamusta lola ko? Kamusta mama ko? Kamusta ka na? O, dalawin kita, ma. Once a week. Kwentuhan tayo. Hindi yun sipag mo sa church, hindi mo madalo ang inyong mga magulang. Alagaan ninyo. Amen? Hello? And all will go well. And I want to release that. You know, the curse of disobeying your parents will be broken today. Paano yan? Dinosobey ko na parents ko. It will be broken by the blood of Jesus. Amen. And yung pagbali ng Diyos sa curse will be preserved, ha? As long as you will obey. As long as you will honor your parents. And magugulat ka lang, all will go well in your life. Amen? Amen? Tatayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Sige po. Sige po. Puntahan niyo po ang parents ninyo, kung kasama ninyo. Sabihin mo, Mapa, mahal kita. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patayin po natin tong kanta na to. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And you're a good, good father. It's who you are. Your hearts right now. You talk to the Lord and you ask for forgiveness. Humingi ka ng tawad ngayon sa Panginoon sa yung hindi paggalang. Kung may mga panahon na hindi mo sinusunod, na ikaw ay naging rebelde, ikaw ay naging critic, ikaw ay nagtanim ng sama ng loob, na bastos mo ang iyong mga magulang. You ask for forgiveness right now. And tell the Lord that you are so sincere sa iyong panalangin na ito, na gusto mong ma-break yung curse. Dulot ng pagsuway, dulot ng hindi pag-honor, dulot ng pagiging rebelde, dulot ng mga nasabi mong masasakit sa iyong mga magulang. And sabihin mo rin sa Panginoon kung gaano ka nagpapasalamat dahil binigay niya sa iyo yung mama at papa mo. Magpasalamat ka sa mga sakripisyo. Magpasalamat ka sa kanilang naiambahal. Yes, hindi sila perpekto. Pero ngayon, tignan mo yung napakagandang na idulot nila sa'yo. Come on, talk to the Lord right now as we sing this song. Thank you, Jesus.
You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Magulang, then may mga ilan sa inyo needs to release forgiveness. Do it right now. You know, walang magulang na perpekto. Hindi madali maging magulang. Wala rin eskwelahan para maging mabuting magulang. Pero isa lang ang alam ko, mahal kayo ng magulang ninyo. At kung may mga kakulangan at sa tingin nyo, hindi dapat rilisan ng paggalang. Then, sige ganito, rilisan mo ng pagpapatawa. Dahil sinabi ng Biblia yan, kailangan ka magpatawan. And release forgiveness. You release forgiveness in order na matawid mo ang sarili mo na masunod itong command ng Diyos na i-honor ang ating mga magulang. At hayaan mo na punuin ka ngayon ng pag-ibig ng Diyos na totoong naging tatay sa'yo. Si Lord talaga ay perpektong tatay sa atin. Si Lord talaga ay perpektong magulang sa atin. At hayaan mo punuin ka ng Diyos ngayon ng pag-ibig niya. Punuin ka ng Diyos ng pagpagtatatay niya, ng pagiging magulang niya. Nang mabalikan mo rin ang pag-alang, ng pagkalinga, ng pag-ibig ang iyong mga magulang. Thank you, Jesus. Come on, receive it right now. The love of the Lord. Amen. The love of the Lord. The lavish love of God for all of us. Fill us, Lord God, so that we may be able to love. We love because you loved us first. Thank you, Jesus. You are a good, good Father, Lord. Thank you, Jesus. You're a good, good Father. That's who you are. That's who you are. That's who you are. And I love you. That's who I am. That's who I am. Isa sa paborito naming regalo galing sa Diyos, isa sa pinakamatinding regalo, isa sa mga may bigat na regalo galing sa Diyos bukod sa binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak ay ang aming mga magulang. Panginoon, maraming salamat sa kanila na nagbigay ng buhay sa amin, lalo na ang aming mga ina na kinarga kami ng 9 na buwan at nilabas kami, Panginoon, sa mundong ito. Inilagaan kami. Panginoon, kami ay nagpapasalamat. Lord, palakasin mo sila. Lord, bigyan mo sila ng mahabang buhay.
At hindi lang na mahabang buhay, bigyan mo sila, Panginoon, ng masayang buhay. Nawa, Panginoon, makilala ka nila. At ang mga magulang namin nakakilala na sa iyo, ay pre, araw-araw, ay ma-encounter ka nila, lumalim sila sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga magulang. Paboran mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng iyong grasya. I pray for your protection be upon them, Lord God. And your favor, Lord, be upon them. May panahon, Panginoon, Lord God, na sila ay nanghihina. May mga panahon, Panginoon, na hindi nila alam kung ano ang gagawin. Lord God, maging tatay at nanay ka sa kanila. Panginoon, nawa maging leader ka sa kanila. Make them known, Lord God, help them, Lord God, and make them clear, Lord God, to them, Lord God, your direction, Lord God, and your will in the mighty name of Jesus. And Lord, salamat, Panginoon, dahil palagi mo silang sasamahan, Panginoon. Winawaksi namin ang sakit, Lord God, anuman, Panginoon, galaw ng demonyo sa aming mga magulang. Panginoon, tulungan mo sila. May mga ilang nababaon sa utang at sila'y umiiyak. Hindi nila alam paano babayaran. Lord God, ikaw ang Diyos na tutulong at sasagip sa kanila. Lord God, may mga ilang mga magulang kami, Lord God, na may sakit. Lord God, I pray sa iyong kagalingan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat. Lord, enable us to be blessed. Enable us, Lord God, to be blessed so that we may bless them, Lord God. Lord, may mga ilan sa amin, hindi pa namin ma-bless ang aming mga magulang. Lord, I pray na i-bless mo kami para ma-bless din namin sila. At kung may mga ilan sa amin talagang kapos, nawa sa aming pagalang, sa aming presensya, sa aming pag-ibig, sa aming pagkamusta, sa aming paggalang, sa aming pagmamahal, Panginoon, ay maparamdam namin ang aming high regard sa kanila. Lord, salamat, Panginoon. Bigyan mo kami ng wisdom, bigyan mo kami ng passion, Panginoon, na gantihan sila. Hindi nila nire-record sa amin, gantihan mo naman kami. Hindi nila sinusumbat yung mga nagawa nila sa amin. Pero Panginoon, tulungan mo po kami gantihan sila. Sana, Panginoon, umabot kami sa point na hindi naman kami yung nanghihingi. Kami naman yung nahihingian. Kami naman yung nagbibigay. Kami naman yung tumutulong, Panginoon. Kami naman yung nagpapalakas. Kami naman yung nagbibigay saya sa kanila. Kami naman yung nagtitreat sa kanila. Even madalas sila sa isang pasyalan, madalas sila sa isang lugar na magpapasaya sa kanila, Panginoon, na treat namin, Panginoon, enable us. Nawa, Lord God, Lord, hindi po namin mapipigilan na aming mga magulang tumulong kasi hanggat buhay sila, tutulong sila sa amin. Salamat, Panginoon, sa kanilang lifetime commitment sa amin. But I pray, Father God, that we will come to a point na kami naman ang magbabalik. Salamat, Panginoon. We owe them our lives. Lord, hindi namin makakalimutan, Panginoon. At nawa, maiparamdam namin at maiparating namin sa kanila, Panginoon, na hindi namin makakalimutan, Lord God, at nakatatak sa aming puso lahat na nagawa nila sa amin, ang pagpapaaral nila sa amin, ang pagbabantay nila sa amin, ang pag-iingat nila sa amin, Panginoon. Lord, na-judge namin sila pag pinapagalitan kami, pag pinagbabawalan kami. Tulungan mo po kami hindi magreklamo. Tulungan mo kami hindi maging pasaway. Tulungan mo po kami makita na mahal lamang nila kami. Mabigat yung rules. Mabigat yung rules, Lord God. Minsan nakakasakal na. Pero Lord God, lahat yan ay dahil gusto nila kaming protect, Panginoon. Lord God, we will be
like you. Who will, Lord God, who will love? We will be like you, Lord God, who will be a catalyst of unity, Panginoon. Lord God, we will be like you, Lord God, na talagang grabe, Lord God, ang pag-ibig sa kabila ng. At Lord God, hindi po namin nahayaan na aming mga magulang ay hindi maranasan yung pag-extend namin ng kapatawaran at grace. Kung yung iba na extendan namin, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, ng aming mga magulang, Lord God, ay maranasan ang aming pag-ibig, Lord God, at ang grasya, Panginoon, na natanggap lamang namin sa iyo, na i-release din namin sa kanya. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya sa pangalan ni Jesus. Come on, I want you to contend for your family right now. Lord, i-release mo ngayon ang blessings, Panginoon. Winawaksik ko yung curse sa bawat pamilya sa pangalan ni Jesus. Ang bawat pamilya makakakilala sa'yo. Ang bawat pamilya, Panginoon, makikilala ka bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Bawat pamilya, tanggalin mo, Panginoon, yung yoke ng kahirapan. Lord God, tanggalin mo yung curse, Panginoon, generational curse. Lord God, pinapalayas ko lahat ng demonyo na gustong sirain ang bawat pamilya sa pangalan ni Jesus. And Lord God, nire-release ko ang pagpabala galing sa langit sa bawat pamilya ng aming simbahan sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng amen. Amen. Yakapin mo ang inyong mga nanay muna, ha? Nanay muna. And sabi mo, ma, pa, salamat, ma, salamat. Puntahan mo na rin ang iyong tatay. Thank you, Jesus.